guys, ang aga ko nagising ngayon kasi may gagawin akong konting adjustment dito at gardening sa raised garden namin dito sa gilid. So, natapos na to ang gazebo na to na ginawa namin. Kami lang nag-install. Siguro mga 1 week namin to pinatayo. Do-it-yourself lang to na parang gazebo siya. So, tawagin natin to guys, She Cave. Sa lalaki, Man Cave eh. So, tawagin natin tong She Cave. Pero gagawin natin tong parang nursery lang. Parang nursery ng mga halaman ko. Kasi ayun sa likod ko, nag-aabang na. Nag-aabang na na yung mga, yung mga alaga ko para ipwesto natin to. So, ngayon guys, ang gagawin ko, aayusin ko muna yung garden bed na to. Kasi medyo lumaki na sila. So, ang pangit na tignan. So, itatanggalin natin yung mga halaman na dapat tanggalin. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ay, tingnan nyo oh. Variegated string of pearls. Ang cute no? Ayan. Ayan siya. Ayan guys. Kasi lumalaki na to. Paborito to ng asawa ko, yung agave. So, ika-cut ko yan. Tapos, maglalagay ako dyan sa, limestone. Kasi parang block to. Parang limestone block. Pwede kang magtanim dyan sa loob. Tapos, lilinisin ko muna to. So, guys, napansin ninyo, may fake grass kami dito. Nilagay namin to after namin natapos yung gazebo. So, meron ako gagawa ko ng separate video about sa gazebo kung paano namin in-install. At tapos yung fake grass na nilagay namin. So, yan yung gagawin ko na gardening ngayon kasi yung mga alaga ko nag-aantay na. Ipipwesto ko na sila dito sa harap kasi paglabas mo ng room namin, ng master bedroom namin guys, eto na yung makikita mo. Eto na yung view makikita mo every day, every morning pag lumabas sa sliding door namin from the main bedroom. Umpisahan na natin, okay? So, ayan guys, eto yung halaman na ilalagay ko dyan sa mga limestone block. Ayan, nakikita nyo ng malapitan. Ang pangalan nito guys is, eto, Little Ruby. Pero usually tinatawag siya na Ruby Red. Pero hindi na siya tingnan red kasi antagal na to guys. Siguro mga ilang months na to na nasa pot lang. So, ang dami kasing binili namin nito. Siguro nasa 20 pieces na Ruby Red yung binili namin dati. Kasi ang dami naming nilagay dun sa backyard. Kasi guys, maganda dito kasi guys, pang ground cover siya. So, kaso maano lang siya, matakaw lang talaga siya sa tubig. Pero, pag nilagay ko na to sa ground, lalabas na yung kulay niya. Ito yung usually yung itsura noon pag nilagay mo. Pero yung mga nalagay ko na dun sa yung nalagay ko na sa ground, ganyan na ganyan ang itsura guys. Ito guys, yung succulent na to, tatanggalin ko rin to. Ayan, so ito na yung mga limestone na paglalagyan natin ng purple red na tanim. So, lilinisin ko pa yan. Dapat yung kulay nito is gold eh, pero nag-green siya kasi natatambunan na siya ng agave. Kaya ilalagay ko to sa pot. Dati nakapot na to, pero nilagay ko siya dito. And then, parang hindi siya masaya, so ilipat natin to sa pot. And then, ilagay natin siya sa direct morning sun para lalabas yung kulay niya. So, yan. Guys, habang naglilinis ako ng golden cane, meron akong natuklasang culprit. Ito, oh.
Ayan. Mealybug. So, eto guys yung i-avoid ninyo na tumira sa mga halaman ninyo, lalo na sa mga indoor plants. Kasi, nako, alam nyo naman kung ano yung mangyayari. So yeah guys, magsispray muna tayo kasi ayoko to na mapunta sa mga indoor plants ko na ilalagay katabi ng raised garden na to. Makikita ninyo. Ayan, usually sa mga golden cane talaga sila nagtatago. Paborito talaga nila 'yan. So usually i-check namin every time. Yung mga golden cane namin dito kasi dyan sila nagtatago at nagbibreed. So, spray muna natin. So, ayan, after nyo guys na ma-spray, sa akin kasi inaano ko, inilinisan ko muna. Tapos, kinakat ko to yung old leaf. Ayan. So, ayan, tapos ikakat ko yan. Tapos, minsan, nagja-jump sila from plants to plants. So, isi-spray ko rin yung soil. Ayan. Napagod ako, guys. Pero, okay lang. So, mabilis na tayo matapos. So, eto na yung, eto na lang yung dalawa yung tatanggalin ko. Maganda to, guys. Variegated, Aptinia cordifolia. Succulents din na pwede mo siya ma-propagate. And then, eto guys, eto is shrug ears. Succulents din to. So, tatanggalin ko siya at ilagay ko na lang siya sa pot. Ang laki niya na, oh. Pero usually, guys, pag exposed siya sa sun, yung edge nito nagre-red. Ganda niya guys, oh. Ayan guys, so tapos na tayo. Naglinis din ako sa nilinisan ko rin yung loob ng limestone block kasi maglalagay din ako ng bagong soil dyan. So ayan, ready na, malinis na siya. Tapos nilagyan ko rin ng ng manure since nilinisan ko na yung loob ng garden bed na to. Tinanggal ko yung mga dead leaves. Tsaka, ayun nga, nag-spray ako kasi may mga nakita akong mga bugs like aphids tsaka mealybug. Okay na, ready na siya. Guys, pakita ko pala muna sa inyo kung ano yung mga nandito sa loob ng garden bed na to. Meron kaming golden cane. Ayan, medyo, ayan. Okay naman. So, tinanggalan ko ng mga dead leaves. Hindi ko alam kung magso-survive pa to. Pero, ito, matatanggal na to. Pero, okay lang yan. At least, ano pa. Healthy pa naman siya. So, ito guys, frangipani. Kalachuchi. Ayan. Favorite namin yung kalachuchi, guys. Ayan. So, I think, ano to, yung color ng flowers nito is pink. Ayan, gustong-gusto ko yung kalachuchi guys kasi hindi siya maarte. Hindi siya maarte tapos mabilis lang siyang patubuin kasi pwede kang mag-cut tapos i-dry mo lang tapos i-plant mo, tutubo na yan. Hindi siya maarte kahit ilagay mo siya ng full sun. May ano din dito, may yaka. Ito, ayan. Yaka din yan. Pero ano lang siya, pero normal na yaka lang. Ayan, medyo tumatangkad na. Tinanggal ko yung agawi, tapos may mga natirang agapantos, tapos, ayan, eto ano din to, white to na, ano, white na kalachuchi, ayan, tapos meron kaming triangle palm, ayan. Ayan, paborito ko yung triangle palm guys kasi hindi siya, as in hindi talaga siya, yung golden cane ano pa eh, medyo minsan nag-e-NRT pa yan pero yung triangle palm
ayan, hindi siya maarte. Tapos, basta gustong-gusto ko yung triangle palm kasi ang dami naming triangle palm dito. Parang wala pa kaming namatayan na triangle palm. So, mas okay yan. Mas gustong-gusto ko. Tapos, iniwan ko rin, may mga konting succulents din dyan. Tapos, canna lilies. Tapos, mother-in-law tang. So, eto lang yung mga nandito sa, ano, nandito sa garden bed na to. Ayan, medyo malinis na. Tapos, naglagay na ako ng manure dyan. So, okay na yan. Guys, konting tip pala. Before kayo maglagay ng halaman sa ground, lagyan nyo muna, guys, ng solution. Ito kasi yung nilalagay ko lagi before ako maglagay ng mga halaman sa soil. Nilalagyan ko muna niyan ng sea salt. Parang seaweed solution siya kasi para hindi magkaka root shock yung ano yung halaman pag nilagay mo sa ground. Ayan, so konti nang minimix ko siya sa tubig. Ayan, bago ko siya itanim uli. So ayan, konting ano lang, konting tip lang. Ayan, natapos din tayo sa wakas. So, eto na yun, guys. Yung tinanim natin na ruby red or little ruby. Hindi pa siya masyadong ganyan ka-red kasi nga iniwan ko yan sa pot ng ilang months. Kaya mukhang sakitin. Pero ipapakita ko sa inyo, guys, yung nauna ko nang nalagay sa pot, yung dun sa likuran namin, para may idea kayo kung ano yung itsura niya. So, ayan kasi medyo sakitin tingnan, pero maganda yan, guys, pag nag-ano na siya, pag nag-double na yung size niya. So, ipakita ko, guys, sa inyo. So, eto, guys, yung itsura niya dapat. Ayan, eto na... Nalagay ko na to, na tanim ko na to mga siguro mga 5 months ago. Ayan, 'di ba ang ganda niya? So anyway, guys. Thanks for watching. Ingat-ingat lagi. Bye.